Hello guys! For today's video ay samahan niyo ako dun sa aming farm. Ituturo ko kayo, magpa-farm tour tayo ngayon. Ito yung farm na nabili namin after 10 years of doing cafe de ao. Ito na ang naging unang malaking naging investment namin na galing sa cafe de ao. So, sa wakas ay nagbunga yung aming hard work. Ito guys, ang naging fruit of our labor, no? After 10 years, last 2021 ay nabili namin itong farm na ito. So, samahan niyo po ako at abangan niyo yung second part ng or last part ng ating farm tour. Ay mag-share ako ng dalawang tips kung paano namin na-survive yung pinakamahirap na beginning stage ng Cafe de Ao. Yung 3 to 4 years, yun talaga yung pinaka-struggle dun guys, at kung paano namin yun na-survive. Magbibigay ako ng dalawang tips dun. So, watch out for it. So guys, come on, let's go! Camera roll! This is part 2 of how we built the first coffee shop in town. And this time, nag-decide ako na dito naman sa farm, gawin itong vlog na to. At ipapakita ko sa inyo itong Yahay Farm, guys. Alright, this is only 15 minutes, 15 to 20 minutes simula doon sa boulevard kung saan naroon yung Cafe de Ao. At ang farm na ito, guys, ay na-acquire namin ito noong 2021. Ano, just after the pandemic. Actually, nakita namin ito nung... patayin muna natin itong van. Actually, nakita namin ito nung pandemic. Kasi... diba, lockdown at everybody is staying at home. Pero kami ay nagtuloy-tuloy lang operation namin. And abangan nyo guys yung vlog na gagawin natin, how we survived the pandemic, okay? So, naging tuloy-tuloy yung operation namin. Kaya may permit kami nun to go around. So, nakakalibot-libot kami. And habang umiikot-ikot kami, nung dumaan kami dito sa lugar na to, nakita namin yung lugar na to. Nakita namin yung, naispata namin ito dun sa malayo. And sabi namin, wow! Ang ganda naman dyan sa lugar na yan. Ang sarap naman dyan mag-farm. Ayan. So, we'll never know na after the pandemic, ay i-share ko sa inyo some other time, ano, kung paano namin ito miraculously, I consider this as a miracle, kung paano namin ito na-acquire. Ano. So, anyway, 2021, and I think that was February of 2021, nung kami ay nagkabayaran about this farm lot, at nung March ay kami unang nakatungtong dito sa aming farm na to. Alright, so bababa na tayo sa ating van. Papakita ko sa inyo guys. Ayan po. So ito ay 1 hectare farm lot, ano? So pinangalanan namin itong Yahay Farm. So bakit Yahay? Obviously kasi mahayahay, mapresko, mahangin sa lugar na to guys. Actually this is elevated. Siguro ito ang pinakamataas na barangay dito sa aming town, ano? Na safe siya sa tsunami, safe sa baha. So yan ay makikita nyo ang rice field. Yan yung rice field na sinasaka ng aming caretaker din. The same na nagsasaka ng rice field na yan ay ang aming caretaker dito sa farm na to. So yan guys, ito ang pinakagusto ko dito. Is this fish pond guys. Marami kami mga tilapia dito, no? Nagpakawala kami ng tilapia dito last year. At actually last year din ay nag-harvest na kami dito. Sandamakmak na tilapia ang nandiyan dyan mo guys. And alam nyo ba na ito ay natural spring water. So ang kagandaan sa fish pond na ito guys, sapagkat hindi namin mini-maintain ito, free maintenance. Kasi bakit? It's a natural spring. Wow. So kita mo naman, no? Preskong-presko. It's very tempting na maligo, no? Mag-swimming dyan sa pond na yan. Pero makakasama mo yung mga tilapia. Yeah, so guys, let's go. Actually guys, may nag-shoot ngayon dito. Ayan, oh. Diba? Debut shoot. Thank you very much, ha. Thank you sa pag-shoot dito sa Yahay Farm. Yahay Farm. Guys, so nakabutan ko yan. Salamat, salamat. Hope you enjoy. Yeah, enjoy the place, the flowers. Wow. Ayan. At last year guys ay nagano kami, nag-start kami ng trial operation dito sa farm. Kasi dinala din namin dito yung restaurant, nag-serve kami ng mga food dito. At nag-start kami nung summer, no? Summer of last year, and it was a hit, grabe. Na-enjoy namin yung ganda ng operation ng farm, ng daming taong pumupunta. Alam niyo, kung sino-sino mga taong pumupunta, mga bakasyonista. And literally nag-trending kami sa social media, no?
But that was last year until pumasok yung tag-ulan around November, guys. Grabe. Ang masasabi ko na ito yung tag-ulan na sobrang dami ng tubig. Grabe. No? Ngayon lang ako. Parang ngayon ko lang ito na-experience na sobrang dami ng ulan. So grabe yung tag-ulan na to, monsoon. Alam nyo ba, guys, ang naging epekto nito ay nasira yung mga pananim namin dito. Yung mga, ayan, nakikita nyo yan. Ayan, isusum in natin, guys. That's supposed to be a meadow garden, flower garden. At makikita mo dyan mga cosmos, at mga zinnia. Punong-puno yan, guys. Last year, makikita mo yan, super blooming yan. Ako, ang ganda-ganda. Pag nandyan ka sa gitna, napapaligiran ka ng mga bulaklak. It's so beautiful, you know. Pero guys, tingnan mo ngayon, tuyong-tuyo siya. That's because of too much water. Pero buti na lang ay may mga tumutubo naman na. So we're expecting na around summer, which is sandali na lang, ano, ay magsa-summer na. Ay panigurado, tama-tama yan, magbo-bloom na naman yan. Okay, so this is one of my favorite features dito sa farm. Yeah, so meron ako ditong tinatawag itong courtyard or campfire area. Diba? So upo ka dyan with your friends at may drinks kayong iniinom. Tapos may bonfire dyan, no? Sa kawa. Wow. Another special feature dito, guys, sa farm is itong gazebo. So that's an amazing gazebo there. Masasabi kong nag-iisa lang ito dito sa probinsya namin. Na may ganyang gazebo. That's perfect for weddings. You know? Diba? Actually, di pa kompleto yan, guys. Maglalagay pa kami dyan ng dome. Steel dome. Na kung saan yung mga bougainvillea na yan, na mga gumagapang na yan na halaman, is siyang pupuno dun sa dome na yan. At siya na yung magsisilbing canopy. Okay. And let me show you some trees na nakatanim dito, guys. Magdadalawang taon na itong ating jacaranda. Ito ang pinaka-inaabangan ko ditong punong kahoy, ano, kasi yung jacaranda na yan, kung i-search nyo yan sa Google, ano yan, purple flowers, guys. Okay, at marami din tayo ditong yung Palawan cherry blossom and golden showers. Okay, so nakatanim yan dyan sa paligid, guys. Dahil sa ulan ng rainy season, guys, nagsimula November until even up to now, hanggang January, guys, ay grabe pa rin yung ulan, ay nahinto muna yung operation namin. Hindi kami makakapag-operate dito kasi you know why. Dahil yung daan, guys, yung daan palang papasok ay super, super putik. Daan papasok. And actually, ang wino-workout namin, nagpapatulong na tayo na yan ay masemento na, ano. Kasi that's actually a barangay road. Let's just leave that to the government, ano. Wow, guys. Look at this. Super relaxing, super soothing and calming. Malayo sa city, malayo sa ingay ng traffic, malayo sa mga toxic na tao. Yeah, high farm, guys. Papakita ko sa inyo, no? Sunset ngayon, no? This is my favorite time of the day. Diyan nagsasunset banda dyan, no? Okay, so ito ang aking harap, guys. Look at that. Nandun yung fish pond namin. So this is now the time na ibigay ko ang tip sa inyo, guys, kung kayo ay nagsisimula ng inyong coffee shop business o restaurant or cafe business kagaya namin 10 years ago. Siguro nasa 1 or 2 or 3 years kayo ng inyong coffee shop business. I believe and I know and I'm sure that that is the hardest stage. That's the hardest part. Yan ang pinaka talagang struggle ng inyong coffee shop business, guys. So we've been there. Alam namin ang struggle, alam namin ang hirap, alam namin ang dugo at pawis na nilalabas ng isang nagko-coffee shop business. And nabanggit ko nga doon sa part 1 ng ating vlog na to, guys, na nandito kami sa isla, which is ibang-iba talaga, no? Definitely ibang-iba ang setting dito, ibang-iba ang challenge dito, no? Compared pag kayo ay nasa city, sa laki ng market, sobrang dami ng tao. Whereas dito, guys, sa probinsya namin, napakaliit lang nito, isla ito. So, limited ang population, napakaliit ng market. So, ang challenge talaga, guys, is how to make those same people come back to your coffee shop over and over again. So, I hope na itong tips na ibibigay ko sa inyo ay makatulong.
at masurvive nyo ang pinakamahirap na stage na yan ng inyong pagsisimula ng inyong coffee shop business. So guys, first and foremost is originality. Originality is the word, guys. So nung nagsimula kami, ang inisip namin, nakaset sa isip namin ni Mrs. to be original. Yung talaga, we want to be original. Kaya nga, naging coffee shop ang business namin, guys, because first and foremost, it's the first coffee shop in the island. It's the first coffee shop in the province. So, iniisip talaga namin is yung kakaiba. Yung una, yung kami lang, yung wala kaming kahati sa market share, alam mo yun. So, that's the first thing, guys, na i-consider nyo is to be original. Look around you, tingnan nyo kung ano yung nasa paligid nyo. Huwag nyo yung gayahin kung anong meron na dyan sa katabi nyo, kung anong meron na dyan sa lugar nyo, no? So, always think differently. So, maghanap ka, mag-isip ka kung ano ang kakaibang may offer mo sa iyong coffee shop. Anong product ang pwede mong i-launch dyan sa lugar nyo na kayo lang ang meron nun. Diba nabanggit ko before, yung sa part 1 ng ating vlog na to, na yung Alanachos, guys, kami ang nagsimula talaga nun. Kasi nung 10 years ago, ay wala talagang kahit na isang restaurant na nag-o-offer ng nachos dito. Wala talaga. For the record, walang nagsiserve ng nachos. Unlike today, since na nag-trending na nga yung Alanachos namin, naging bine-benchmark na ito ngayon. And every coffee shop, every cafe, every restaurant na nag-o-open dito sa aming lugar ay laging may nachos na sa kanilang menu. Guys, 10 years ago, wala nun. At kami lang ang nag-introduce. Kami ang nag-introduce ng nachos dito sa lugar na to. It's because yun nga, yung naisip namin, nakita namin na wala pa. So yun ang isipin nyo, guys. No? Look for a product, look for something na wala pa dyan sa lugar nyo. At ikaw pa lang ang magkakaroon nun. So that's my tip number one. Be original, think differently, introduce something na wala pa dyan sa lugar nyo. That's my tip number one, guys. And pagdating naman dun sa place mismo, you know, you're thinking about the ambience, thinking about the pagiging rustic ng place, pagiging cozy ng place, and the aesthetic ng place. Well, sa akin, secondary lang yan. Kasi most of the time, sa simula lang yan talaga nagkiklik, ano. But eventually, magsasawa din ang mga tao dyan. So, ang naging sistema namin yan, guys, ang naging sekreto namin dyan. Alam ng lahat na nagsimula ang Cafe de Ao in such a humble, small place. 3x6 nga na lugar, wala pa kaming kitchen. Ang kitchen namin nasa labas. Ang word nga dyan ng misis ko, guys, dugyot. Napakadugyot talaga ng Cafe de Ao nung nag-start kami. Kasi nga, hindi ko nabanggit nung sa first vlog natin na 40,000 lang talaga ang capital namin nung nag-start kami ng Cafe de Ao, guys. And even less pa nga, no? So, bumili lang kami ng 3 sets of aluminum table with 2 chairs worth 2.5 lang each set. Tatlo noon ang binili namin. Yung espresso machine namin is yung pangbahay lang na hindi pa nga nagti-3,000 ang halaga. So, that's how we started. Really small. 40,000 maximum na yon, guys. Kasama na dun yung pagpunta namin ng Manila, yung travel fees, travel expenses. Kasama na sa 40,000 na yun. Guys, that's how small we are. So, hindi kami pinanganak with a golden spoon in our mouth. So, wala kaming ganong advantage, guys. Kaya talagang, we literally started from scratch, you know. From wala. At nakita ng lahat kung gaano kadugyot yung coffee shop na sinimula namin dun sa lugar na yon, guys. And eventually, it evolved. After a few years, after 2 years, ay nag-iba, medyo lumaki. After 5 years, ay may dinagdag na naman kaming something. So ngayon ay nalipat na kami sa magandang lugar sa boulevard, sa may dagat. So the same thing, nung dumating kami doon, simple lang, ganun lang. Kasi guys, after nga kami, guys, sa operation, siguro naging advantage para sa amin yung pagiging wala namin. Nung nag-start kami ay wala kaming pera, alam mo yun. Tight or limited lang ang aming budget. Kasi guys, nagkaroon kami ng chance na in that 10 years, guys, yung Cafe de Ao ay nag-i-evolve. Nakita ng mga tao na ganito lang, tapos may bago na naman after a while. And then after a while ay may bago na naman. Kumbaga sa baraha, guys, ay lagi kang may alas na binibitawan. Lagi kang may alas na pinapakawalan, guys. At every time na pinapakawalan mo yun, people get crazy. Alam mo yun? Parang nakikita na may bago na naman, may aabangan na naman, may dahilan na naman sila para pumunta doon kasi may bago. Ganun, guys, ang naging sekreto namin dito. Kasi, ang nakita ko dyan, pag binuhos mo ang lahat sa umpisa pa lang naging bongga na, naging extravagant na, nandun na lahat, guys. There's no more room for improvement. Wala nang room para sa pag-evolve ng iyong
cafe or ng iyong coffee shop. Alam mo yun? Binuhos mo na lahat eh. So, isang one time, big time guys. At nakita ng mga tao yun. O, sa umpisa, okay. Sa umpisa, excited sila. Pero darating ang time, magpa-plato. Hanggang sa pag darating ang time, makikita mo, hindi ka na pinupuntahan ng mga tao. Kasi bakit? May bago na naman. May bago na naman na mas maganda doon at ikaw luma na. So, ang naging technique namin dyan guys is, ganito lang muna. Ganito lang muna. And then, pag may lumabas dyan na bago, so may ilalabas tayong ganito. May ilalabas tayong ganito. So, hindi kami nauubusan guys. So, that's what we did, ano. So, ang ginawa namin, hindi namin binibigay lahat guys. Hindi namin. We always reserve something. We always make room for evolution. Sa pag-evolve. For upgrading. Alam mo yun? Yan guys. O ha? Sekreto ko na itong nire-reveal. Ang dami na makakaalam nito. But that's our secret. So first of all guys, originality. Pangalawa, having room. Pagre-reserve ng room guys for upgrade. Room for improvement guys ng inyong business. So huwag niyong ibuhos lahat. Huwag niyong ibigay lahat. Okay? Maglaan kayo, mag-reserve kayo ng room. Nakita ko na naging effective yun. Naging effective yun na nagsisimula kami ng Cafe de Ao. Ayun. May kasama pang comedy, no? So, yan guys. Ano, I hope na somehow ay na-enjoy nyo yung ating farm tour at nakapulutan nyo ng aral yung dalawang tips at ma-apply nyo rin sa inyong negosyo. Hanggang sa susunod na video na naman. So, kung hindi pa kayo nagsusubscribe, please subscribe now at isama nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo pag dumating na yung ating newest video. Alright? So, this is Genesis Ifondo. Salamat po and Yah bless!